Bilang isang kritiko at gising ang mga mata, apat pa yung mata ko, iatay, apat pa yung mata ko, masyadong naging mabait, malamya si Senator Bato. Correct. Okay, magpapatengkyo ako sa iyo. Magpapatengkyo kami dahil yun din observation ko. Pa itong issue na ito at gusto niyong nabigyan niyo ng platform ang KOJC. Nabigyan niyo ng platform itong mga biktima ng bangag na gobyerno. Pero actually, hindi naman dapat kami magpa-thank you. Correct. Dahil bayad kayo bayad sa pera ng bayan. Sildado kayo. Trabaho kayo. It doesn't matter kung sino Duterte ang sinuportahan nyo o dilawan man ang inyong sinusuportahan. The issue here, Senator Bato, kitang-kita. Okay? Kasi may mga nagsasabi dyan na, ay Maharlika, sabi ni Max CD, I wasted more than 8 hours. I know, Palanga. Natutulog ako ng bonggang-bongga. Pinapakinggan ko kasi gusto ko magkaroon ng hustisya ang mga KOJC members. Kung wala pa yung pakialam sa ating kapwa Pilipino, itinulog na lang sana natin, di ba? Yung 8 hours na yon. Pati din ako, walang tulog. Dito magpa-cute na magbablog. Isa na tumambling na lang kami dito. Tumambling na lang ako. I don't care about that hearing. O dito kahit magbunot ako ng puting buhok ko o ng kung ano man, you still watch me, di ba? Pero hindi yan ang issue. Ang issue dito, tinututukan natin kung ano yung pangbababoy ng buwaka ng inang bangag na gobyernong ito. Ngayon, Senator Bato, alright? Si Doc Lorraine Badoy ay patuloy doon na pinapaalalahanan ka. Doon ako una kong talakayin, mga palangga, na paulit-ulit sinasabi ni Lorraine Badoy na nagsisinungaling itong si Tore. Correct. Hindi mo siya makontempt-contempt, Bato. Nakapanggigil. Bakit hindi mo siya makontempt-contempt? Tawag mo pa siyang Nick. Nakikita mo na, napakaganda na ng hearing mo kung tutusin na nag-a-agree ka sa KOJC, dun sa mga abogado, dun sa mga biktima na hindi kumbaga lumabag sa batas yung hinayupak na Tore na ito. Yung masawal pa nilagpasan nila kasi siguro ka-DNA yan ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Bakit hindi mo maikontemp-contemp? Yun lang yung punto ko. Bakit hindi mo maipakita yung angas mo? Yun na eh, walang angas. Pinagtulungan nyo si Agent Morales na sinasabi nyo nagsisinungaling. Itong waka ng inang Tore. Nukduka ng sinungaling. Correct. Ano yung number one na kasinungalingan niya? Yan pinakita doon ng audio, na video. Unang-una pa, victim ang hinayupak. Pinapalabas nila na sila pa yung biktima. E kitang-kita nyo na kayo, tatlong itlog. Nang spray. Nag-a-agree kayo. Tapos yung mga question na answer portion. To si Senator Bato, okay na yung ibang tanong mo eh. Na talagang inaano mo si Tore. Pero hilaw. Kasi kung ako ay man kapangyarihan, buha ka ng inang kapangyarihan yun, kulong content lahat yung mga yan sa akin. Hindi kung niya dinidiin kasi. Why? Diba, isa sa reason, isa sa grounds kung bakit kinukontempt ang resource person kung nuknu ka ng sinungaling at ipinasumpa-sumpa niyo pa dyan. Pasumpa-sumpa ka pa, buha ka ng ina ka. Pasumpa-sumpa pa. Kaya nga. Tapos hindi mo ikokontent. Sinasakyan niya ang kasinungalingan ni Tori. Magkakataon nyo na tatlong itlog. Nagbidabidahan pa kayo, pupunta pa kayo ng Davao. Wala rin naman pala na pala ang KOJC members sa inyo. It's not enough na nagkaroon ng platform yung mga biktima. Hindi kami dapat nagpapasalamat sa inyo. Dahil correct. Duty nyo yan, trabaho nyo yan, trabaho sinusweldohan kayo ng taong bayan. Lumalamon kayo ng pera ng taxpayer. Na yan na lang ang at least magpasalamat tayo kay naintindihan ko naman yon mga palangga. Naintindihan ko naman na magpasalamat tayo kasi binigyan pa tayo ng ni Senator Bato no ng yung committee niya na ito ay inimbestigahan niya. Pero harap-harapan na nagsisinungaling itong si itong si Tore at yung mga kasamahan niya. Nalusutan ka. Senator Bato, paano ka namin ipopromote yan? Doon sa Pidea Leaks, don't place fucking buha ka ng Jenemies. Huwag kayo mag-playing safe. Playing safe si Senator Bato buhay ng mga kabataan.
di ba? Kaya nga. Naintindihan ninyo na may binayolate na batas? Oh, ano yung mga binayolate na batas doon na pinag-uusapan nyo doon kanina? Mga pala, mga kahapon. Di ba? Ang pinag-usapan nyo doon na may nilabag na yung right, yung human rights sila, right to liberty, right to political right rights to and what? Freedom. Oh. So, freedom of karapatan expression. Karapatan ng taong bayan, mga diba? Ordinaryong freedom ano, nila, members. Freedom to move freely doon sa kanilang, ano, sa kanilang sariling bahay nila yan. Sa kanilang eskwelahan, freedom or right to education, yun ang pinapaliwanag. Was it yung si attorney ba yun, si attorney Dina? Tapos biglang sasabihin ni Robin Padilla, tsaka, di ba, pinakabandang muli. Anong sabi niya doon? Kanina, Mr. Jer, you know, ganun. Hindi ko nakita nagbigote, pero madalas sumusuklay-suklay pa siya ng bigote. Mr. Jer, kasi hindi ko maintindihan. Sabi niya, slang kasi, slang daw si, ato si, ano yun? Si attorney, ano ba yun? Torian. Dina and everything. Paslang-slang. Ganyan, si Dina. Hindi naman nag-slang yung tao. At saka ito lang sa akin, Robin. Huwag ka mag-aral sa Senate. Correct. Hindi ko sin... I mean, kaya nag-post ako, sabi ko, ano ba yan, mga katanungan pang bobo? Imagine kung sasabihin mo, although may mga nag-agree mga palangga, pwede po bang pakipaliwanag natin kung ano ba yung... Kasi parang slang, parang ganun-ganun, dapat... You know, parang dapat sayang kasi ang oras eh. Tayong problema. Kung pwede nga lang magsalta, magbisaya lahat yung mga yan para maintindihan ng magbisaya or Tagalog para maintindihan lahat. Kaso lang hindi lahat nakakapag-Tagalog, hindi rin lahat nakakapag-Bisaya. So ang pinaka ko, hindi rin lahat nakakapag-English. So wala tayong patutunguhan doon dahil di naman lahat ng mga kababayan natin ay nakakaintindi ng dire-diretsong English. Pero the point here, ang sa akin lang, ang napansin ko dito kayo, I'm not here para bulyakin kita, Robin. Ang kinabubuisit ko lang din, ang kinabubuisit ko na sinasayang yung oras sa mga tanong-tanong, Mr. Yan Chairman, nga eh. Ano yun man, din kinabuisitan ko eh kay Robin Padilla. Ano ba yung right to liberty? Parang nag-aaral. Kasi hindi namin maintindihan yan. Gusto niyang ma-educate ano sarili right niya. Ng, mga chuchuchuchu, ano ba yung... My God, hindi ako nagmamagaling dito. Ako pag may mga pagkakamali din ako minsan sa mga pagbibigkas. Minsan yun, nasa yung utak mo, sabi nga, yung bubig mo mas bilis pa sa bunganga. Parang the other vlog ko, instead of inflammation, nabanggit ko inflation. You know, may term dyan eh, yung nagkakamali ka because it's like the same pronunciation. I'm not saying na magaling ako. The point here, sinador kayo, hindi kayo mag-aaral dyan na magpapa-educate pa kayo. Diba? Bago kayo may hearing, may schedule yan. Eh kung ako nga, kami nga vlogger, alam mo kahit kahapon, gusto ko mag-vlog. Ayoko mag-vlog hanggat hindi ko na-absorb yung mga information. Kasi ayoko magmukhang tanga. Yun nga eh, dapat alamin muna. Mag-ano ka doon, magtanong ka, ano ba yung freedom of chuchuchucho? Ano ba yung right chuchuchucho? Doon ka palang mag-aaral, kindergarten, inaral mo na dapat yan. Ang dapat na tumulong ka, di ba? Pagdating doon, spontaneous ka na, alam mo na ang ibig sabihin ng right to liberty, right to education, ay, jutang dyan, mas pang 4 years old lang yan, maintindihan ng bata yan eh. Ang punto de vista ko, hindi tayo nagdunong-dunungan dito. Ang Senado, hindi yan lugar para i-educate ka. Exactly. O para mag-aral ka ng mga basic. Alam mo na yun bago ka basic pumunta yan. Sa hearing. Yung freedom of speech, freedom of expression, right to liberty, right to education, common sense. Hi, kaya I'm nga. Ivy. Bakit? Saan ba yung abogado mo, Robin Padilla? Nainis ako, sayang ang oras. Kahit elementary kayong intindihin yan. Kaya nga, sayang ng oras. Yan lang sa akin, Robin Padilla. Kasi nangihinayang ako sa oras. Oh, correct. At yung, siya nga po, opo, opo. Putang inang opo, opo ng mga ganyan. Kachipan! Kabuha ka ng dyan. Opo, pa, opo. Papugi. Papugi lang eh, sa harapan. Wala nang ano, wala nang rules. Wala namang kwintang mga ganyan. Hindi nga yung rules eh. Hindi niya ba nakikita? Pinaikot-ikot kayo ni Tore? Correct. Ha, Senator Bato? Again, hindi kami dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan nyo ng
plataforma o 4O, ang pagkakataon ng KOJC para marinig ng taong bayan, magalit ang taong bayan. Ba't hindi itong hearing na to para galitin ang taong bayan? Well, ang ginagawa ng gobyerno, ginagalit nila ng ginagalit yung taong bayan dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Correct. Ano yung number one kasinungalingan doon? Dami niyang kasinungalingan, tinitwist niya pa. Ang KOJC members pa, o yung mga king, mga parishioners ang tawag sa kanila, or kingdom citizens, na ang sinasabi doon ng hinayupak na tore, na ang ginagawa doon ng mga members, sinaharangan sila, hindi sila makapasok sa ganito, pag-search nila. The fact na wala kayo search warrant, mga, ay, ambot. Kung gusto ko, pwede ko lang kayong kainin ng buo eh. Kinain ko na kayo kung aswang lang talaga ako. So anyway, mga kababayan, yun sa mga inano nila doon, mga pinag-chika-boom-boom na mga hinayupak, na pinagbintangan pa ngayon, nagpag-awa effect pa itong jutang Genemes, na tore na ito, ha? Ikaw, malalagot ka, hindi ka naaabuti ng September, kayo lahat. Alam nyo, kailangan i-manifest natin to lahat. Kasi, di ba, biblical naman yan? Na yung power na bibig natin. Kaya, gadulot, kaya nga. Gadulot, ina, mga palangga. Gadulot, ano na sa ilusin? May sumpa. Minsan yung ibang gadulot. Bibig pag nagsalita. Nangyayari. Lalo okay. Na ako, pag ako'y nagmura, talagang hindi ko maisip mangyayari eh. Ayan. Ngayon, mga may palangga. Sumpa ang bibig ko eh. So, pinagbibintangan pa. At ito, Senator Bato. Okay? Malinaw na nagsinungaling si Tore na hindi daw siya kung gumamit o hindi siya yung tinatawag na LRAD. Kaya nga, yan. At sinungaling siya dun sa mga statement sa'yo. Sinasakyan din ni Bato eh. Na hindi sila gumagamit ng, yun nga, yung machine na yun para bingihin yung mga tao doon. Diba? Pag nagsinungaling, iko-contempt. Hindi mo kunontempt. Kaya gigil na gigil ako dun sa hearing na yun. Bakit? Kung kinontempt mo yung hinayupak na Tore na yan, di sana nalaman natin kung ano ang next na laro ng buwaka ng inang bangag na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas at si Tambaloslos at itong si DILG Ngiwi. Correct. Kung kinontempt ni Bato yun, mga kababayan, nalaman natin kung sino na naman ang kanyang ipalit kay Tore. Ipapalit kay Tore nang malaman natin kung sinong susunod na demonyong susunod sa bangag na ito. Ang daming kasinungalingan. Number two na kasinungalingan, yung sinasabing hindi siya naghukay. Sa media, nagsinungaling. Sa buong mundo, nagsinungaling. Harap-harapan, nagsinungaling. Ang daming grounds ba to? Paano ka iboboto ng taong bayan sa susunod kung ganyan ang pakitang gilas mo? Playing safe, si Bato. Nakita mo na failure. The only ganti, the only power that you have during that time sa hearing na yan ay to contempt the demon. Hindi mo ginawa. Kasi ito kasi Nick E. Tao kita dati Nick E. Tsaka itigil mo lang. Yan pa. Pagpuri-puri. Inis ako. No. Na magbabout siya. Kunyari si Tarpulano. Ay, yan si Tarpulano. Kilala ko yan si Tarpulano. Ay, hindi yan magsisinungaling. Kaya nga. Did you know? Na hindi magsisinungaling si Tarpulano. Sige, Abi. Buha ka ng Genemes. Fairness, di ba? Tapos lang sabihin mo, paano mo nakilala yun si Tarpulano na yun? Kasi may sinabi siya, I don't know, I forgot kung sino mga binouts siya na hindi yan magsisungaling kasi kilala ko yan ang iyo ni puta. Kaya nga, binabouts niya lagi. Nainis ako niyan sa style ni Bato. Ang pangit. Yan din ang ayaw ko sa kanya. You deserve to be a senator. Hindi siya maano. Ay, sinungaling ka. Ikaw. Kaya nga. Ang sergeant at arms. Hindi siya firm. Pick him up or else I will gurgur him. Yun ang nakapanggigil eh. Pag ako nandyan, palangga. Kaya yun ang ako din, oh, ganito. Parehas tayo, Maharlika. Nakapanggigil din ako. Sabi pa nga ni Bus Dada, gigil din siya eh. Naiinis din siya kasi nandoon si Bus Dada. Dahil daw sinasakyan ni Senator Bato yung mga kasinungalingan ni Tore na pinagsasabi. Ganito lang ha, Senator Bato, itigil mo yung style mo na mag-bouch-bouch ka, yung parang pupurihin mo pag mga pulis. Stop that kind of craft.
Stop that kind of style, Senator Bato. Ah, hindi ka andyan para pupurihin mo. Ah, makikinig ka sa rason ng bawat isa. Ah, porque siguro, sinato, oh, itong si Attorney Torion, ang lalim ng mga English kasi, ah, Attorney Torion, next time huwag ka nang mag-English, mag-Tagalog ka. Kasi parang na-pass out si Senator Bato eh, sa pagdinig niya eh. Ah, kahit yung sinasabi ni Dr. Badoy na i-contempt kasi nagsisinungaling, parang hindi mo na napakinggan yun eh. Halata naman, nagsisinungaling siya, ang dami-dami, tinitwist niya yung mga kwento niya doon. Tapos parang sinasakyan mo yung kasinungalingan ni Tori. Ano ba talaga ang pagpunta niyo doon? Pumupunta kayo doon para sana kung ikaw nanindigan ka sana. Kasi ang pinoprotektahan niyo doon, isang tanong lang kay Tori. Sana diniritso mo na, nandami mo ng violation na ginagawa sa karapatang pangtao sa mga members of QOGC. You violated the political rights and sa lahat kasi hindi mo na pinapapasok. Tapos nagsisinungaling pa si Tori na, uy, naharangan kami sila. Tangina kayo. Puro, naniwala ka naman. At sana yung mga senadora, bago kayo magpunta doon, mag-imbestiga, panoorin sana nyo yung mga video-video. Para kung mayroong kasinungalingan na sasabihin si Tori, mabubukin nyo agad. Yan sana yun, Senator Bato. Hindi na, andoon, pag sinabi, Senator, nagsisinungaling siya, hindi ganyan, sinasabi niya, saan yung video? Ginawa mo ba yun? Ano ba yan? Parang kang nagtatanong na bata eh, Talagang sobrang lamya. Nakakawalang ganang panuorin ng ano nyo. Nagpunta kayo doon para sana bibigyan nyo ng hustisya yung mga biktima na mga members. Hindi naman sila kasali sa warrant of arrest ni Pastor Kiboloy. Bakit sila ngayon ang nabibiktima? Sana diniritso mo na si Judas Tori. Sinabi mo na sana kay Tori, hindi naman kasali itong Kingdom of Jesus Christ, ang buong kingdom, at saka itong mga member, lumayas na kayo dito dahil wala naman dito si pastor. Ilang araw na kayo, 13 days, 14 days na kayo dito, wala naman kayong nakitang pastor, layas na kayo. Sana ganun, bato, diretso. Hindi yung playing safe ka. Parang both side, aywan ko, para kang namamangka ng dalawa eh. Wala, malamya. Wala pa rin kwinta. Ang gusto ng mga missionary dyan sa QOGC, Senator Bato, endgame. Endgame. Na mataboy mo na, mapalayas mo yung mga pulis. Sana ginugulat mo si Tori. Sinabihan mo si Tori, kaya mo ba? Sagutin ang patong-patong mo na kaso pag ayaw niyong lumayas dito sa mga Kingdom of Jesus Christ. Kasi sabi ni Attorney Torion, ang dami mong kaso na sinasampa niya ngayon kasi ang daming violation na. Mga karapatan ng mga estudyante, hindi na nakapag-aral. Yung mga kabataan, traumatic na. Yun. At saka yung mga human rights na pulko, ano yan, halatang-halata na mga andoon sila kay Tori. Huwag nang tanungin yun. Wala namang kwintang mga yun. Papunta-punta pa doon. Puro kayo lahat malamya. Yun lang ang nanotice ko. Pati nga si Bus Dada eh. Nakakanotice sa iyo, Senator Bato. Sinasakyan mo daw yung kasinungalingan ni Tori. Ang daming kasinungalingan ni Tori. Sana kayo, si Rubin Padilla, nagpunta ka doon, Rubin Padilla, ano namang ginawa mo? Upo-upo ka lang doon, nakikinig. Hindi ka naman din marunong tumulong na para ididiin sana ninyo si Tori. Magtanong ka sana, Senator Bato, yung ididiin mo talagang masyado. Hindi yung para kang nagtatanong ng bata. Nakakadismaya. Nakakawalang gana yung ano ninyo, hiring-hiring ninyo dyan sa sinit-sinit ko, no? Ano ba yan? Walang kwinta. At saka, trabaho nyo yan eh.
Hindi na dapat magpasalamat ang ano doon, ang mga Kingdom of Jesus Christ sa inyo. Dahil trabaho nyo yan. You're supposed to protect the people also. Hindi na yung ano na ganyan. Basta yun lang observation namin. Lahat ng mga ano mo, ano mo yung style mo na magpuri-puri ka. Nakakawalang gana pakinggan. Pag magtanong ka, idiin mo ng todo. Yung malalim na mga tanong, hindi yung parang nagtatanong ka ng bata eh. Walang kwinta. Alam nyo naman si Tori na Judas eh. Magaling magpaikot, sanay sa kasinungalingan. Tulad ng ugali ng amo niyang bangag, ng mga hinayupak. Kayo ang naisahan ni Tori.